Ako nga po pala si Brother Roderick De Vera. Sa ating pong syllabus na napag-aaralan. Yan. Ang ating course outline, ito po ang ating tutukuyin. Yung introduction to hermeneutics. It's all about the etymological definition. And then, pagkatapos nun, letter B, branches of hermeneutics. Kasi ang hermeneutics may mga branches po talaga yan. What are the what of biblical hermeneutics? Patungkol naman dito sa the what of biblical hermeneutics. Tingnan lang natin itong ano po. Hindi nawala yung volume. Patayin ko lang pulot. Okay. So under the what of biblical hermeneutics, hindi define natin ang ibig sabihin ng biblical hermeneutics. Yung sa introduction ng part 1, etymological definition, iba kasi ang etymology sa i-define natin sa biblical hermeneutics. And then may dalawang nature of biblical hermeneutics, tatalakayin po natin yun ngayon. Natin na tawag na general and specific hermeneutics. At sa aking paggawa ng ating PowerPoint, hindi natin matatake yung the when of biblical hermeneutics. Sa susunod na session po natin yan gagawin sa session number 3. A brief historical overview of hermeneutical approaches. So let's proceed. Etymological definition ay yung pinagmulat o pinagugatan ng salita na kung ito man ay root word at kung kailan ito naunang ginamit. Saan ito ginamit? Yung po ang ibig sabihin ng etymology. Okay, so etymology. Itong salitang hermeneutics ay galing sa pangalan ng isang gods of Greek mythology. Gods na ang pangalan ay si Hermes. So doon nag-derive yung salitang hermeneutics. The Greek word hermeneuo, ang ibig sabihin po nun ay translate or interpret. From Latinized form of Greek, hermeneutikos, that means to interpret, and hermeneutos, meaning the interpreter. So mula sa salitang Greek na Hermes naging hermeneutikos, Hermeneutes ay sa Latin naman po ang kakon or ang tawag dito sa Roman mythology ang pangalan ni Hermes is Mercury. Nakalagay po dyan sa ating right side. Popularized po ang salitang hermeneutics noong 1670s. Sa Latin naman po ang tawag dyan ay hermeneuin, that means to interpret. Eh bakit, Pastor, Greek God pala itong si Hermes. Bakit ginagamit natin sa Bible? Papaliwanag ko po sa inyo. So may question dito. Is it biblical to use a Greek God's name, Hermes? Lalong-lalo na sa study natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Di ba po yun ang nakalagay? So yun ang tanong natin kanina, Hermes pala ang pinag... Ang salitang heaven ay Uranus. Yan yung pinagmula ng salitang Uranus. Siya yung God of the sky or heaven. Earth naman, mula yan sa goddess na si Gaia. Time, ang ibig sabihin ng time sa Greek ay Kronos. Ito pong si Kronos ay anak po yan ni Uranus at ni Gaia. Sa Hebrew naman po, ang salitang heavens ay shamayim, earth ay eretz, at ang salitang time o chronos ay hindi po pala nakalagay dito. Ang dapat po dyan ay et. Okay? So kung sa Greek mythology, may papakita po ko sa inyo. Ito po yung Greek gods family tree. Ang nauna po ay si Chaos. Siya po daw yung pinagmulan ng lahat. Void, chaos, walang porma. Ito ay mula sa Theogony. It is a Greek god genealogy. Created po yan ni Hesiod.
No, isa po siyang Greek poet na ka-contemporary po siya ni Homer noong 750 to 650 BC. And then, yung kanya pong mga sinulat ay naging religion noong Grecian period, ancient Greeks. So, yung mga Greek words na yon actually, nag-exist muna bago ginawan ng kwento. Yan, sana nag-gets natin po, no? Nauna yung salitang Uranus bago nagkaroon ng isang poetry na ginawa sa kwentong yon na ang nauna ay si Achaeus, sumunod si Uranus, na naging asawa niya si Gaia, na naging anak niya si Cronos, na si Cronos may naging asawa din at ipinanganak si Zeus, ganun po. Yun yung genealogy na tinatawag na theogony na book ni Hesiod. So, bago na i-connect yung mga gods na yon, the word already existed. Yung word na mga ginamit tulad nito ni ng salitang Uranus, Gaia, Cronos, okay? They already existed. Nag-exist na siya before pa nangyari yon. At alam niyo po ba, itong Greek mythology na to, naging religion po siya. Kaya nga noong panahon ni Jesus Christ, di ba? Nakipag-contest pa si Pablo dahil nakita niya sa templo, nandun yung templo ni Aphrodite, sinasamba nila si Venus, di ba? And then sinabi niya to the unknown God. That means, talagang nung panahon niya, itong sulat lang, sulat lang po ito. Lalo na yung Iliad and Odyssey ni Homer. Ginawa po nilang religion. Kaya yung ibang tao, sinasabi nila, yung Bible, sulat lang din yan. Ginawa niyong religion. Mostly, yung mga atheists. Ganun po ang kanilang naging approach sa atin. Kaya anong problema? So, paano yan? Di ba? Paano natin may kure-reconcile? Actually, ang Biblia po talaga ay makapangyarihan. Siya pa ang may mas maayos kaysa dito sa God's family tree na to. Siya ang may mas maayos na na pagkakasunod-sunod. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, karaming God. Dahil tayo sa Biblia, it is a monotheistic in nature o iisang God lang. Yan, layo naman ng tinalon niya. Balik tayo dito. Ano? Ayan. Papakita ko sa inyo ngayon yung Genesis 1:1 in connection dun kay Uranus, kay Gaia at kay Cronus. Kasi sa Genesis 1:1, itong mag-ina na to at yung kanilang anak, makikita natin dito sa Genesis 1:1. Sabi doon sa from right to left ang pagkabasa ko ng Hebrews, Bereshit bara Elohim etz hashamayim vietz haeretz. Okay? Ang ibig sabihin po ng Bereshit is in the beginning. Bara means created. Oh, sino nag-create? God. Sa Hebrew word ng God is, word ng God is Elohim. So, ano daw ang kinreate ni God? It is the heavens, Uranus, and the earth, Gaia. O, diba? At nasan si Cronus? Etong Etz. Etong number 4 na yan, ang ibig sabihin po ng Etz. Andali. Yung nagsasalita dito. Ang ibig sabihin ng Etz ay time in Hebrew. At alam nyo po ba, sa King James Version, itong number 4 na to, wala kayong mababasang Etz. Wala po siyang ang tawag dito, wala siyang interpretation as in. Nasabi ko po yan dati. Etz is Aleph Tab. Yan po ay beginning letter ng Hebrew word, yung Aleph, and itong ikalawa ay yung tab. Sa number 4 po, pag sinabi kong nauna, yung sa right side po, ikalawa yung sa left side. Ito po yung naunang letter, ito yung ikalawa. So, that means time. So, in the beginning, God created and then time. Kasi pag sinabi mong beginning or time, it has a beginning, it has an end. Yun po yung time. So, before the beginning, there is God na rin. Kaysa sa mga ibang mythology, kaya nga nalusaw na yung Greek mythology. Mas naghari at hanggang ngayon, the Bible still one of the most printed book. Bakit? Because it doesn't only contain faith
it also contains facts. So factual po siya. Marami pong katotohanan na naririto. Isa pa dito yung sinasabi nga natin na dito pa lang nabuo na ang universe sa Genesis 1:1. Bakit universe? Kasi pag sinearch natin sa atin pong Google, try nyo po mag-Google mga kasama sa ano po sa ating Zoom, sa live stream. Try nyo po mag-Google. Pag inilagay nyo po what forms a universe or yung elements that makes universe, the universe, apat po ang lalabas. Mainly, tatlo. What is that? Time, space, and matter. Nasaan yung time dyan? Yung salitang beginning at saka itong eth. That's time. Space, heaven. Diba? Space po ang heaven. And matter, the earth. And every matter, the earth. Matter is an occupied space, diba? So, kahit sabihin natin, earth, kahit anong planet, basta matter, nandito na. Kompleto. Doon sa science naman, energy or force. Pero, dahil ang Bible ay higit sa science, hindi energy at force ang pinaniniwalaan natin. Nandito rin po siya, but he is more as in. Yan pangang salitang Elohim, eh, diba? Plural yan. Eh. Ang singular ng God talaga is Eloah. Pero yung I am, that makes the word plural. Halimbawa, ito po, bigyan ko lang po kayo ng idea. Itong Shamayim, Hebrew word plural. Kaya nagtataka yung iba, sabi ng iba. Bakit? Ang ibang version, heavens, heavens, heavens. King James lang ang tama kasi heaven, siya lang ang kaisa-isa. No, hindi natin masabi yan. Bakit kamo? Kasi sa Hebrew word, ang salitang Shamayim ay plural. Okay? So, yan po ang dahilan. Kaya marami pong pag-aaral sa Genesis 1:1 pa lang. At ito, pag kinontinue po natin itong Genesis 1:1 sa Genesis chapter 1 verse 2, di ba, nakalagay doon, and the earth was without form and void. Kaya kung mapapansin nyo po, si void o si chaos, ito pong salitang chaos, ito po eh, God ng ano eh, voidness ito eh. So, nauna daw siya, baliktad, dito ang nauna si God, yung chaos sa huli. Eh, ang alam ko, ang God ng chaos at ng distortion ay ang devil, di ba? Kaya alam na natin, you have a religious connotation or refer specifically to the interpretation of the Bible. Kaya hindi ibig sabihin na salitang hermeneutics, eh, si God, Hermes ng sinasamba natin, no. Walang religious connotation sa salitang hermeneutics actually. Kasi interpretation or yung art and science, methodology, kung paano natin isa sa ayos ang pagkaunawa natin sa Biblia. So, hermeneutics is a field of study that focuses on principle and methods and interpreting texts in general, including literary works, legal texts, philosophical treatises, and religious scripture. So, while it is true that the Bible contains teaching about not worshiping other gods, tulad ng sinabi ko kanina, the term hermeneutics itself does not inherently involve the worship of Hermes. Alam nga namang, ginagamit mo lang yung word na yon. Nag-worship ka na kay Hermes, di ba? Hindi kaya. Alam nga namang, kung ganun kasi ang idea, makinig kayo sa akin, eh di ibig sabihin, pag tinanong mo, anong Phrygia? So, Diyos-Diyosan po siya. Ito yung mga Diyos ng Norse mythology, sa Old English po yon. Or sabi nila, Germanic, no? Kaya, hindi ibig sabihin na sinabi ko, Wednesday ay sinasamba ko na si Odin. O Odin's Day. Kaya magtataka kayo eh. Ang spelling niya, Wednesday. Magkatabi yung D at saka N. Because si Odin po ang pinagmulan ng salitang Wednesday. So tuloy natin. So rather, hermeneutics is derived from the Greek word hermeneuin, which means to interpret or to translate. The name hermeneutics has become a standard term within the field of interpretation, not only in biblical interpretation, but also in secular interpretation of philosophy, literary, kaya sa branch mamaya, tutulakayin natin, and is widely used across various academic disciplines, gaya ng sinabi ko kanina. So, interpreting the Bible or any religious text requires applying hermeneutical principle to understand its meaning, context, intended message, ano ba ang ibig sabihin itong message na to? No, this involves considering the linguistic, paano ito naisulat, no, historical, kailan ito naisulat, cultural, ano ang kultura noon, literary factor,
paano yung way ng pagkakasulat niya. It is a song, is it a poetry, is it a narrative, ganyan. It is an allegory. So, yun yung mga factors to grasp the intended message of the text para malaman natin at maintindihan kaya pala sinabi yun, kaya pala ito ang naisulat. So, mamaya magbibigay tayo mga example. The purpose of interpreting the Bible is typically to gain insight into its teaching and apply them to one's life rather than engaging in the worship of other gods. Wala naman tayong ganung ano eh. Wala naman tayong ganung intention na porque sinabi natin nag-aaral tayo ng hermeneutics, si Hermes ang pinag-aaralan nila diyan. Si Hermes ang itinataas natin diyan. Therefore, kung ganun ang idea natin, tanggalin niyo na yung mga kalendaryo niyo. 'Di ba? Saturday is Saturn's day eh. 'Di ba? Punong-puno na ng ano pati yung month natin, 'di ba? Ganun din, January is from the god Janus, 'di ba? February is from February. January, February, March, 'di ba? March is from Mars. Ganun din sa Martes. So, is it biblical to use Greek god? In summary, Greek god name Hermes. In summary, hermeneutics is a broad term used to describe the principles and methods of interpretation, including the interpretation of religious texts like the Bible. Naming the field of interpretation after the Greek god Hermes does not imply worshiping that deity, as the term has evolved to have a broader academic meaning. Walang ibig sabihin na pagtataas kay Hermes o kung kanino mang god ito. Okay po ba 'yon? So naman naintindihan po natin ito, no? Kasi may ibang mga dogmatic na theologians or something masyadong conservative na ayaw nilang gamitin itong salitang hermeneutics. They just say it na ang subject na ito ay Bible interpretation. Ganoon. So sa akin walang problema. Sa inyo po, ano po sa tingin niyo? What's your ano po masasabi niyo po doon, mga kapatid? Okay, so good evening. Pwede po tayong mag-react, magtaas ng kamay. Pastor Eric, check natin yung mga message natin. Tuloy po tayo. So ngayon. Okay. Sa mga sa mga legal documents lang, may hermeneutics din po dun kung paano 'yon isaayos o pag-isipan na kung kailan ito na isulat, itong dokumento na ito, ano ba ang kultura nung panahon na yon, or historical text. Okay? So textual hermeneutics involves analyzing the language, structure, context, historical background of the text to extract the meaning and understood the author's intention. Hindi ko po nailagay dito, pero alam nyo po ba, yung salitang dulas ang tawag nila, which means servant in English, in Greek is doulos, ay hindi po talaga dapat servant ang pagkaka-translate. Noong 1611 kasi, hindi po magandang word yung salitang slave. Pero, supposed to be, ang pinakamagandang term talaga na dapat nasabihin dun sa salitang servant in New Testament is bond servant or slave. Pero dahil degraded ang mga slave noon na uso ang slavery noong 1600s eh. Diba, sinasakop din ng England ang India, ang Africa, and then there kumukuha sila ng mga tao doon. Ginagawa nilang slave, kaya napaka-degrading. That's why they didn't use the word slave at the time of writing nung King James Version. Pero ang pinakamaganda po, it's not just a servant. Kasi ang kaibahan ng servant ay bayad yung kanyang ginagawa. May wages sila, may sahod sila. And yung slave or yung bond servant na tinatawag sa Hebrew or translated sa Old Testament na bond servant, talagang wala silang kapangyarihan na magkaroon ng kalayaan. May nagmamay-ari sa kanila. So, yun po ang kaibahan ng salitang slave at saka servant. So, sana, hindi lang tayo basta maging servant na para bagang pabag siya, kahit pagod siya, susunod siya. So, ganun po ang tinatawag na isa sa mga textual hermeneutics ng Bible patungkol sa salitang
Dallas or servant in connection to the mas sanang appropriate term na bond servant or slave. Nawa, nagets po natin. Pag may tanong po kayo, mamaya mag-question lang po kayo. So, meron din tinatawag na philosophical hermeneutics. Ang philosophical hermeneutics, often associated with the work of German philosopher tulad ni Hans Georg Gadamer, so explores the nature and condition of interpretation itself. It emphasizes the role of pre-understanding, prejudices, and historical horizon in shaping our interpretation of text and understanding of the meaning. Kaya ang philosophical hermeneutics naman, tinitingnan nila kung ano yung anong klaseng philosophy to, kanino nang galing tong idea na ito. So yun po ang philosophical hermeneutics. Talagang iba rin po ang pag-aaral ng philosophical hermeneutics. At yung mga philosopher na yon, may iba-iba po silang mga kanya-kanyang school of thought at dinederive at ina-analyze, dinidifferentiate, kinocompare, yun po ang ginagawa sa ibang mga philosopher, and then they hermeneuticize. Ibig sabihin ay pinag-aaralan nila yung pagkakaiba nila, pagkakaparehas nila. So yun yung philosophical hermeneutics. Legal hermeneutics, yan po yung nabanggit kanina. Legal hermeneutics is concerned with the interpretation of legal texts such as statutes, contract, or case law. Sa mga legal, sa mga laws, it aims ascertain the intended meaning and purpose of legal texts considering principle of statutory interpretation, legislative history, precedent, and legal reasoning. So yun po yung legal hermeneutics. Basta may mga kinalaman sa mga law yan. That's legal hermeneutics. Pinaghihimay-himay din sila. So, psychological hermeneutics. Yan po isang branch, panglimang branch ng hermeneutics. It explores the role of interpretation subjective experiences. Pag sinabi kasing psychological, then subjective. Nasa personal mo yan na emotion. And psychological factor in the interpretation process. It focuses on understanding how psychological factor can influence interpretation. Parang pinag-aaralan niya yung yung bias ng taong to depende sa kanyang personal na paniniwala and cognitive kung paano niya maisip yung paniniwala niya. So kasi ang tao, iba-iba ang prinsipyo, iba-ibang paniniwala . 'Di ba? Sabi nung isa, mas maganda yung konti kaysa marami. Sabi niya. Ito namang isa, hindi, mas maganda yung marami kaysa konti. So magkaiba sila. 'Di ba? Sabi nung isa sa English, the more the merrier. 'Di ba? Sabi naman nung isa, no, sabi niyang ganun. Yun mami yung sabi ni Ma'am Lato? Ayun, less is more, sabi naman nung isa. Kasi mas madaling makapag-focus kapag may konti ka. So magkaiba, depende 'yan sa experience ng tao, how they interpret it. Ang tawag diyan, pag na-written yon o naisulat, naging parang ideology, magkakaroon na ng tinatawag na psychological hermeneutics. Naman, naintindihan po natin. Pwede tayo magtanong mamaya, wag po tayo mag-alala. And then, syempre, biblical hermeneutics, it involves the Bible na. Okay? It involves the Bible na. So, this branch focuses on the interpretation of the Bible, seeking to understand its messages, teachings, historical context. So, biblical hermeneutics involves employing various tools and methods to analyze the language, literary genre, cultural context, historical background of biblical text. So, continue tayo. Number 2 tayo. What of biblical hermeneutics? Kanina, hermeneutics lang, di ba? And the last natin na branch na hermeneutics ay biblical. Kaya magpo-focus tayo dito sa number 6, biblical hermeneutics. So, i-define natin ngayon yung biblical hermeneutics. Tulad ng kanina or yung nakaraan natin pagtuturo, ang naka-front na ibig sabihin ng hermeneutics na nilagay natin ay the art and science of biblical interpretation. Bakit sinabing art and science, Pastor? Ito. Hermeneutics is often referred to as both art and a science of interpretation because it combines elements from both domains. May arte ito, meron itong tinatawag na art at meron din siyang science. So explore natin ang connection ng dalawa between art and science in hermeneutics. Dahan-dahan tayo, medyo mabilis daw ako magsalita. Ito, babasa.
dadahan-dahanin natin. What is an art? Bakit ang hermeneutics ay tinatawag na art of interpretation? Because the expression or application of human creative skill and imagination is called an art. Diba? Ang Biblia, may mga expresses doon at may mga skills sila. May mga imagination din doon nakalagay tulad ng mga parables, 'di ba? Mayroong mga proverb, ayan. So dito po sa four corners na 'yan, itong apat na bilog na nakikita niyo pong diagram ng art, ayan. Meron pong tinatawag na public art, sensuous play art, private art, language or code art. Kaya nandun tayo sa salitang number 4, language and codes, na kapag nagsama yung public at saka yung language codes, nagiging law, public languages, mass communication, or journal, ganun. And yung private and language naman, yan po, ito yung mga internalizing, sarili nilang value system. And then pag nag-overlap silang tatlo, that is a dialogue and letters. Eh, ang Bible is consists of narrative, letters, diba? Stories, testimony, and facts, syempre. Dahil may katotohanan doon. May kasama ding history, diba? So, itong art diagram na ito, nagpapakita na ang Biblia ay punong-puno ng art. Diba? Literature din kasi ang Bible. So, ang objective in writing, may dalawang klase kasing sa writing, objective at saka subjective. Kailangan nating malaman 'to. Papaliwanag ko po sa inyo mabuti nawa pagkatapos po natin mag-aral ngayon, ma-differentiate natin 'yung salitang objective at saka 'yung subjective. Pag sinabing objective, patungkol sa pagsusulat. Objective in writing is a writer reveals no personal emotion. Wala siyang opinion, wala siyang judgment. A writer is invisible but can be proven by truth, factuals, tangible evidence. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. May news, ito ay history, may tangible na makikita kang nakatayo na building na sinasabi mo, ito ang building, tinayo ito ni ganyan. So, pag naisulat yon, walang kinalaman yung emosyon mo doon because that is a fact. Okay? Yung subjective in writing naman, a writer reveals their feelings, yung judgment nila doon, even their biases. Halimbawa, autobiography, o diba, personal yon. Testimony, personal yon. Comment, personal mo yon. Editorials, ganun din, personal mong komento yon na idinaan din sa picture or written. Like personal blogs or vlogs na personal, na hindi siya evident, hindi siya news, hindi siya vinlog na nakita mo may naaksidente. Kasi subjective siya. Ang subjective, inward. Ang objective, outward, tangible, and truth. Hindi naman ibig sabihin na yung feeling mo ay totoo. Pero, ang objective writing, it is beyond emotion. Kaya may objective na tao, may subjective din na tao. O, halimbawa, ano itong Geography of the World na book? Is it objective or subjective? O, sige nga, sagot nga tayo. Oh, tingnan natin, objective ba yung Geography of the World na written book o subjective? Tingin nga ako ng sagot. Open natin yung chat. Objective. Yan, very good. Objective po. Eh, itong Face to Face with Lions by Beverly and Derek Joubert. And ito ay mula sa National Geography. Is this an objective or subjective na written book? Patungkol sa lion. Face to face with lion. Siguro nagkwento siya patungkol sa mga lion. Subjective. Yan, nag-face to face siya sa lion. Yan, depende, no? Depende siya. Kapag ang kwento o yung story niya ay patungkol sa feelings niya nung nakipagharap siya sa lion, it is subjective. Pero kung kaya subjective siya and possible objective kasi ito ay National Geographic na book. So marahil ay may factual. Opo, may personal experience siya marahil. So tama po 'yan. Kasi face to face with lions. O ngayon ito, ang tanong,
Is this a subjective book or objective? Itong Love, Lies, and Betrayal. Sige nga, sagot tayo. Ayan, mukhang natututo na tayo dahil alam natin ang sagot. Subjective kasi meron siyang feelings, personal siya, experience niya yan, na siya ay inibig, siya ay pinagsinuhan niyan. At siya ay, betrayal, hinudas. Diba? Na-betray. Ah, ito pa. Ito, matindi to. A Divine Revelation of Hell by Mary K. Baxter. Baka kinukwento natin yan minsan sa preaching, di ba? Is this a subjective or objective writing or book? Sa tingin nyo, divine revelation. Divine yan. Di ba facts kaya yan or something? Sige, sagot nga tayo. Yan, sabi ni Sir Allen. Subjectives. Si Ma'am Lizelle, subjective din. Karamihan, subjective. Ano kaya ang tamang sagot? Tingin ako dito sa sa ating... Yan din, sabi ni Brother Raul, subjective. Tama po, subjective. Bakit? Hindi ba biblical yung hell? Hindi, personal experience niya kasi yung sinasabi niya sa hell. Maybe, nag-quote siya ng Bible verse na totoo dahil galing ito sa Bible, pero ang kwento talaga nito ay divine revelation of hell. It is yung kanyang experience na dinala daw siya sa hell. So, ang hirap mag-judge kasi personal experience niyan. So, nag-gets na po natin. Hindi lang sa writing, So, literary or writing is an art. Gawa tayo ng art na yung drawing. Meron din tinatawag na pagdodraw. Okay? So, objective in arts. Ako po ay fine arts na nung first year. To be seen and touched by humans. The artwork has a clear message or may meaning. So, the artwork makes sense about the world around it. Totoo, ganito. May sense. Tama. Tulad ng realistic drawing. No? Kinopya niya yung halos totoong-totoong mukha. Or still life. Still life, may mga bagay na dinodrawing niya, isang paso, mga ganun. Na may bulaklak. At kuhang-kuha niya yung kulay. As in, parang totoo. Landscape or sculpture. Pag sinabi yung sculpture, sculpture na may forma na kung tao, tao talaga siya. Pag ibon, ibon talaga. Pag monster na yon, na wala naman sa katotohanan, that's a subjective sculpture. Okay, sana na gets po natin yan. Ang subjective naman na art ay there the artist try to create personal and unique pieces for each individual. When creating subjective art, artists use their own emotion. Ang gamit nila emotion. Minsan puro bilog lang. O kaya linya-linya, pinagsalasalubong nila, art na siya. Kulay-kulay mo lang ng ibang kulay, art na. So to express themselves through their work. Okay? That is called sa art, abstract or surrealist. Isang minsan tamang porma siya na tao pero ibang kulay, color blue, mga ganyan. That's surrealist. Sige nga, exercise tayo. Yan. Anong art itong nauna? Itong colorful art na ito. Sagot nga tayo, is this a subjective or an objective kind of art? Hintay tayo ng sagot. Open natin yung chat box na nagtutrumpeta. Yung dwarf ata ito eh. Is this a subjective kind of art or objective? Sa mga nanonood natin dyan na manonood natin sa atin pong live stream sa Facebook, maraming salamat po sa pagsubaybay. May 16 tayong mga taga-subaybay. Sagot din po kayo dyan. Nakikita ko po ang inyong mga comments. Yan, maraming salamat po. So this is a subjective kind of art. Bakit? Kasi hindi siya realistic. Meron bang sinasakyang isda tas lumulutang? 'Di ba? So subjective siya. Tama po kayo. So alam na natin yung kaibahan ng subjective at saka objective, Yan. Ito pa, sige, sample. Itong magandang drawing na parang totoong base na may parang totoong mga
lemon, oranges na nabalataan, na nakaibabaw sa ano. Ang tawag dito sa art na to ay still life. Yan, mahilig ako sa ganitong klaseng art, still life. Ano tawag dito? Is this a subjective kind of art or objective kind of art? Sagot po tayo. Tingnan natin ulit. O, type tayo. Sabi ni Brother Dennis, Brother Samuel Kumilang ay objective, pati si Brother Irineo. Hindi ba subjective to? Kasi in-express nila yung kanilang... Yan, sagot agad. Sagot po tayo ulit. Sabi ni Brother Raul Flores, objective. Sabi ni Ma'am Marcia Malinaw, sa isa sa ating participant sa live stream, objective. Very good. Objective po siya. Bakit? Kasi fact siya, totoo siya, tangible siya, nakikita siya. Labas yung feelings mo dyan kasi talagang babae siya. Eh kung feeling ko lalaki yan, baka bakla, ganun. Eh, ewan ko, feeling ko lang yon. Yung interpretation ko patungkol sa kanya is subjective. Pero yung sculptor ay objective. Diba? Pwede akong gumawa ng isang subjective na connotation, comment, or exposition sa isang objective na art. Kaya ang subjective ay aking personal. Ang objective ay totoong nakikita o nangyayari. Nawa naintindihan natin. Yung malaki pong bagay kasi ito pagdating po sa pag-interpret ng Bible. O sige, tanong. Ang Biblia po ba ay subjective or objective na libro? Ito medyo mahirap-hirap na sagutin to. Subjective kaya yung Bible? O objective kind ng written ano? Something-something, ganyan. Sabi ni Ma'am Lisel, subjective at saka objective siya. Sabi naman ni Sir John Lloyd, mula sa ating Facebook page, objective po. At si Sir Leodegario Belmonte, objective po. Yan. Sabi ni Sir Franco, subjective at objective. Ah, ito naman sabi ni ano, meron na, solo lang, subjective lang. Sabi naman ni Sister, ano, Sister Maylene. Okay. Objective, objective, puro objective. Both, sabi naman po ni Sir LV. Subjective din, sabi ni Sir Arturo. And Rosemary Morales, both subjective and objective. Yan. Wala pong mali sa inyong lahat. Tama po kayo. Yay! Clap clap naman dyan. Opo, kung ang sagot niya ay subjective, tama. Kung ang sagot niya ay objective, tama. Kung ang sagot niyo ay objective at subjective, tama. Tama po tayong lahat. Congrats. Lahat po tayo tumama dyan. So, praise God. Tuloy natin. So, sa subjective, na ito po ang ibig sabihin. Paliwanag na natin ng mabuti. General speaking, subjective is used to describe something that exists in the mind of a person or that pertains to a viewpoint of an individual person. No, kung ano yung viewpoint mo, sabihin mo lang. That is subjective. Sometimes, subjective means about the same thing as personal. Yun, okay? So, parang synonymous sila ng salitang personal. Alalahanin natin, ha? Subjective means parang personal. Okay? Everyone's experience of an event is subjective. Because, sabi niya dito, because each person's circumstance and background are unique, leading to na gumawa ng painting, objective yon. Meron din tinatawag na ano eh, open objective art o non-objective art, na yung art na yon ay ginawa niya para kung ano yung maisip ng tao, yun ang ibig sabihin niya. So may ganun din ang art, non-objective ang tawag doon. So subjective observation is centered on a person's own mind and perspective as opposed to being general, universal, or scientific. Hindi siya generalized, hindi siya universalized, hindi rin siya scientific. It is way of describing an observation as subjective. Often implies that it comes with or by based on or personal biases. Sample, nag-devotion tayo. Sa devotion natin, ang ating gamit ay soap method. Application at prayer po, Pastor. Prayer, yun ang alam ko eh, P yung prayer. So, diba,
ang nakalagay doon, observation. It is by your own observation. It is not factual. Kaya yung salitang soap, it is a subjective kind of devotion or quiet time. Okay? Subjective siya. So in philosophy, subjective specifically means relating to an object at as it exists in the mind. Kung ano yung maisip mo, yun na yun. Mm-hmm. Okay? Napapakinggan nyo po kung lahat. Amen? Try natin. Pikit tayong lahat. Pikit tayong lahat. Sige. Maglaro tayo. Gawa tayo ng isang subjective art sa mind natin. Okay. Subjective. Pikit. Mm-hmm. Yan, sige, pikit. Ngayon, nga nakapikit ka, umisip ka ng anumang kung yan ay manggang hinog, gawin mong blue. O yan, blue. Di ba? Kung ito ay orange, gawin nating kulay violet. Mga ganyan. Extreme. Kung yan ay mangustin, dalandan, gawin mong pink. Kung gusto nyo, lahat tayo pink. Ngayon, habang binabalatan mo yung pink na banana o orange o mangga, nakita mo yung laman niya sa loob. No? Pink din! Pink! O, diba? Pink. Ngayon, tanong. Tikman mo yung mangga. Tikman mo ngayon yung mangga. Anong lasa niya? Itong pink or violet na banana o kung ano man. O, sige nga, anong lasa? Isulat nyo kung ano yung naisip nyo prutas, tas kung anong lasa. Ako eh, mangga yung naisip ko talaga eh. Manggang hilaw, o manggang orange. Pero ang lasa niya ay maasim. So, ayan. Bakit tayo naglaro ng ganyan? Ganito kasi. Inimagine mo, iba ang kulay, that is subjective, pero nang nilasahan mo, dahil alam mo talaga sa own experience mo, it is factual, na ang lasa nito ay same lasa ng naisip mong prutas. Okay? So, yung panglasa ay objective, yung nakita mo ay inisip mo or inimagine mo subjective. Yon. So, ganun po. Mapakla na apple. Eh, malikot ang utak ni Pastor Yadigario Belmonte. Mapaklang apple. So, tuloy tayo. So, objective naman, in most of its common uses, objective is contrasted with subjective. Often as if it's the opposite. Objective most commonly means not influenced by an individual personal viewpoint. Ano man ang viewpoint mo, mali ka. Kung ano yung totoo, yun yun. Kung ano yung nangyari sa akin, yun yun. Viewpoint mo yan, sa'yo yan. Huwag mong pipilit sa akin. Objective ako eh. Ito yung totoo eh. Or at least, attempting to be unbiased. O kaya, wala kang pinapanigan. Ano man tayo subjective. It's often used to describe things like observation, decision, reports that are based on an unbiased analysis. So, siguro naman, naintindihan na natin yung objective at saka subjective. So, ngayon, hermeneutics as an art of interpretation emphasizes the subjective and creative elements involved in the process of interpretation. Just an artist bring their unique perspective, creativity, and intuition to their artwork. A hermeneutist brings their own understanding, background, knowledge, and cultural context to act of interpreting a text or any form of communication. This artistic aspect recognizes that interpretation is not purely objective endeavor. It involves personal engagement and the exploration of meaning through the lens of the interpreter. Kaya maraming interpreter ng hermeneutics ay not purely naman na objective. Bakit? Kasi minsan kahit sa preaching, although nagsasabi tayo ng factuals, no, sometimes we are talking about our own testimony at nagkakaroon siya ng subjective truths, di ba? At kung ito naman ay sinulat halimbawa ni Apostol Pablo at biglang lumiwanag nung hinahabol niya yung mga disipulo, ang pangalan niya ay Saulo noon, at kinuwento niya nung ikalawang bahagi, yung kwento na yun o testimony, kahit totoo, that will become a subjective type ng written or testimony. Kaya, not purely objective talaga ang hermeneutics.
So as a science naman, it incorporates rigorous method, principle, and systematic approaches to the interpretive process. Pagdating dun sa science, ay may methods na ito, ay may sistema ito, ay masasala. Lalabas po yung fundamental. Okay? It seeks to establish a structured framework for interpretation that ensures consistency, objectivity, and logical reasoning. Okay? Hindi lang basta objective, medyo may reasoning na mas okay ito, mas totoo ito kasi ito ang logic niya. Mas madaling sabihin na nangyari talaga ito. Diba? So, by using methods such as textual analysis, historical contextualization, linguistic analysis, hermeneutics aim to uncover the intended meaning behind the text or any form of communication. So, the scientific aspect recognizes the importance of critical thinking, empirical evidence, and logical arguments in the interpretation process. Kapag masyado ka namang objective lang objective, baka science ka ng science, lahat na lang ng nakita mo sa Bible, kailangan i-connect mo sa science. And you will not use faith. Kasi mayroon akong nakita na nung panahon daw ni Noah, ito ay napanood ko lang po ano sa History Channel. Na itong History Channel, kinuwento niya yung nangyari daw sa totoong buhay ni Moses. Yes, nagkaroon daw ng flood. But it is a local flood. Pag sinabi mong local flood, dun lang sa area nila nagkaroon naman yung mga unclean na hayop, huwag niyong kakainin. So, kinonek nila yung clean and unclean na hayop sa panahon ni Noah. Biruin mo, panahon ni Moses yung clean and unclean, pero in-apply din daw niya sa panahon ni Noah. Kaya nung nagpapasok daw itong si Noah sa kanyang arko, kung ano lang yung naisulat ni Moses sa aklat ng Leviticus at Numbers na clean at saka unclean, o Deuteronomy, hindi ko alam kung saan banda, nakalimutan ko. Ay yun lang yung mga hayop na pinapasok sa arko. Kasi may scientific naman na evidence din na nagkaroon talaga ng flood, pero local flood lang. Na meron talagang ang pangalan ay Noah na kakontemporary na nahukay doon sa tinatawag na Epic of Gilgamesh. Isa itong nahukay na bato na nagsasabi daw na nagkaroon ng flood. At alam nyo ba, nanood kami sa ancient archaeology ni sa Netflix na halos lahat daw ng mga ancient civilization, they're talking about a catastrophic flood. Talagang ano, dilubyo na flood. Isa na rin yung nangyari sa mythology ng Atlantis, na merong tinatawag na Atlantis na isang modern na civilization na nalubog ganyan. So bakit nalubog, di ba? So almost every ancient ano po civilization, they talk about a great flood. So doon naman sa scientific view, yun lang daw yun. O halimbawa ito pa, nanood din ako ng isang sinubukan nila na si Moses daw nung tumawid sa dagat, nagkaroon lang daw ng low tide. O di ba, nawala na yung faith na nagkaroon ng wall of water daw doon. Bakit? Kasi masyadong dinudugtong sa science na oo, totoong Bible nangyari to, pero may explanation yung ano dyan eh, science. Naglotide. Parang inaalis niya yung faith. Diba? Puro facts lang lahat. Kaya, hindi rin maganda yung 100% objective ka. Lalong-lalo na if may ano, patungkol dito sa Bible. So, a relationship between art and science of interpretation and hermeneutics is complementary. Oo, magkaiba sila. While the artistic aspect allows for creative and diverse interpretation, the scientific aspect provides structured framework and method for validating and refining those. You may employ artistic intuition, creativity to generate a novel interpretation while also utilizing scientific method. Kailangan hindi lang basta yung sarili mong creativity generate mo. You have to use a scientific method to analyze text. Dito may mga teksto. Understand historical context and engage in systematic reasoning. Kailangan maganda at may sistematikong rason tayo o dahilan. So, this balanced approach encourages a dynamic and enriched interpretation that considers both subjective and objective aspect of the text or communication being analyzed. So, yan na po. Overall, hermeneutics aspires to bridge the gap ng subjective in nature of interpretation as an art and objective in nature of interpretation as science.
recognizing that both elements are essential, pareha silang kailangan, importante, essential for a comprehensive understanding of meaning. Ayan. Nag-guess na rin natin siguro ano, kung ano ibig sabihin ng hermeneutics as an art and science. Ano po? Kaya tanong ko ulit, ang Bible ba ay objective o subjective? Sagot nyo nga po, ay objective and subjective. So as a literary book and narrative story, it is subjective because it consists of personal testimony, my vision, my dream, personal encounter with God, di ba? That we should encounter too in Christ. As a foundation of faith, the Bible is objective. Siyempre, hindi pwedeng pag foundation eh subjective. Kasi pag sinabi ng foundation, factual, true, indispensable, talagang ano, irresistible, hindi pwedeng mabago. Factual teaching, real historical person. Diba? Yung person na yun, totoo, yung taong yan. And foundational truths. Ayan. Practice tayo ngayon ng ano. O, exam. Exam agad din, no? O, exercise. Ang faith ba ay objective o subjective? Sige. Tayo po ay mag-comment sa atin pong Zoom at saka sa atin pong Facebook, mga manonood natin na 16. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Nanatili po tayo dyan. Share natin po ang ating live stream, ang ating pong page sa mga 16 na manonood. Yan, kahilingan ko po, pabor lang po. Nandyan lang po yung arrow niya sa lower left side corner. Click nyo po yan and then share timeline. Para medyo marami naman ang ma-share natin na ano, na wisdom. Ang sagot po ni Brother Allen ay objective and subjective daw ang faith. Sabi naman ni Brother Emmanuel, rambutan po pero kulay asul. Kanina pa pala to. Wala bang bago dyan? O, sagot tayo sa ating mga ano, participants sa ano, watcher natin sa live stream. Sabi ni Brother Mark, both Rosemary, objective and subjective, same kay Brother Irineo, Pastor Irineo, Brother Arturo, objective. Okay, so faith, I can move the mountains, ang sagot. Okay, ang sagot natin, ano po ang sagot natin? Nasa Hebrews chapter 11 verse 1. Now, sabi niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I-analyze natin. Alin dito ang mga words na subjective at saka objective? Diba? Pag sinabi natin subjective, nasa loob, intrinsic. Yung faith ba ay nasa loob o nasa labas? Yung faith ba ay nakikita o hindi? Diba? Pag sinabi mong faith, ang sagot, subjective. Pag sinabi mo namang substance, ano ba ibig sabihin ng substance? Substance meaning it's an object, it's a matter. Diba? Isang bagay siya. So, yung salitang substance ay objective. Yung faith daw ay substance. Yung hindi nakikita ay nakikita ng mga bagay na of things hoped for. Ang hope ba nakikita? Eh, hindi nakikita yung hope kasi ang hope, it is an intrinsic expectation for the futuristic occurrence or expectation kung ano na matupad yung kanyang inaasahan. Kaya yung hope ay subjective kasi hindi pa siya factual. Wala ka pang nakikita, wala ka pang ano, evidence. Pero tingnan mo, faith is substance of things hoped for. Parang sinabi ko, now subjective is the objective of things subjective for the yung evidence. Oh, si tingin niyo, ano yung salitang evidence? Objective ba o subjective? Ebidensya. Factual 'yan. So, ang salitang ebidensya ay objective.
of things not seen. Ay, hindi nakikita na naman. Ano daw yung intangible? Kasi ang objective, tangible eh. Of things not seen. So, it is, yung salitang things not seen ay objective o subjective? Tama. Para kung si Dora nito ah. Doro. Subjective ang not seen. Kasi nga hindi nakikita eh. So, to make this equation, now faith, subjective siya, is substance, objective siya, of things hope, subjective. Therefore, halo siya talaga. No? To make it 100% faith, kailangan mong magkaroon ng 40% objective and 60% subjective view. Nag-gets po ba natin? Ito, sarili ko lang po itong pag-aaral. Wala po kayo makikita nito sa ibang books or any particular text o history. Kaya mapalad po kayo. Ang tawag dito, illumination. Hindi ito revelation, illumination. Kumbaga, naliliwanagan ka sa paggamit ng hermeneutics. O, diba? Ang ganda ng hermeneutics. Ngayon lang, sa salitang objective at saka subjective pa lang, nakikita mo na maliliwanagan ka. Ganun pala ang faith. Ang faith ay hindi nakikita, na may inaasahan kang hindi nakikita, pero yung faith ay kailangang may ebidensya. Kailangan yung pinaniniwalaan mo nakikita sa sarili mo nang hindi pa man dumarating, naniniwala ka na at isinasapamuhay mo na at nararamdaman mo na na meron na siya, na totoong may Diyos. Hindi pwedeng I believe God tapos hindi ka nabubuhay ng gaya ng mga naniniwala sa Diyos. Ganun. Diba? Kaya yun yung 100% talaga na faith. Objective siya and subjective. So, nag-gets naman po natin magsabi naman po tayo niya ng amen. Thank you, Lord. Kung naintindihan po natin yung atin pong pag-aaral. At meron pang sinasabi dito sa Hebrews chapter 11. Verse 6. Sabi niya po dito, the objective or outward evidence for God deliver the means needed to believe that God exists. Diba? Ang faith natin talaga eh. Pag sinabi mo faith, God. Diba? Pwede mong sabihin sa tao na I believe in you. Pero pwede mo rin sabihin sa Diyos na I believe you, God. Pero yung faith, hindi mo pwede sabihin sa tao na I have faith in you, man. No? Yung faith talaga sa Panginoon. So, which then leads to subjective or inward truth that one submits to in a trusting fashion. Diba? Both objective and subjective truths are biblical. At sabi nga dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. That is objective. Kailangan maniwala ka pag lumapit ka sa Diyos. So, that's objective. Diba? And that He is the rewarder of those who seek Him. Seeking Him is an object or subjective. Okay? So, objective yung believing, paglalapit ka kay Lord, talagang naasahan mo na talagang totoo siya. At subjective naman na nagsisik ka sa Kanya that He will reward you. So, napakaganda talaga ng salitang faith. If we will use hermeneutics or hermeneuticize the word faith. How much more? Yung trust, di ba? Marami pang word na kailangan explore natin. Kaya sisipagin kang mag-devotion. Yung devotion mo, hindi lang basta soap. Hermeneuticize na. Bakit? Because you are a hermeneuticizer na rin kayo. Hermeneuticist. So, praise the Lord. So, biblical hermeneutics is the blank and the blank of biblical or Bible interpretation. Sige, sagot tayo. Anong sagot sa dalawa? Paunahan tayo, magbibigay tayo ng tagbebenting GCash. Meron pong nung last na nagsabi po ako, merong isang hindi naka-claim. Yung nakaunang sumagot ay naka-claim siya. Okay, si Ma'am Lizelle, Art and Science. Nauna po siya. Sige po. Sa po, wala pang nauuna sa live stream natin. Sagutin nyo po ito. Magbibigay tayo ng
20-20 GCash. Paunahan na kayo, bilis. Meron na tayong nanalo sa Zoom. Sa live stream, wala pa. Hintayin natin. Tama po ang sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot po ay, the biblical hermeneutics is the art and science of interpretation. Si Brother Emmanuel Chris Masilang Zara. PM mo ko sis. Mag-PM ka dyan sa page natin. So tuloy po tayo. Tatapos na tayo. Yung nature ng biblical hermeneutics, dahil may sinasabi tayong objective at saka subjective, in nature naman, ano yung interpret mo? So may dalawang klase sa pag-interpret in connection sa nababasa nating text. So may tinatawag na general at saka specific. Ang general naman po, it is a rules of interpretation that govern any passage. Pag sinabi mong passage, isang buong kwento siya. Isang buong natataling kwento or idea or halimbawa yung story ni Jesus, nagpakain siya ng 5,000. Pagkatapos siya ng nagpakain ng 5,000 kung sa isang chapter na yon, nagpagaling siya ng sakit. Ibig sabihin, magkaibang tali na ng story yon. Okay? Yun yung passage na tinatawag. Pwedeng isang buong chapter. Pero minsan, sa isang buong chapter, iba-ibang passage po yan. Iba-ibang pagkakakwento. Halimbawa, yung parables, di ba, sa Mark. O kaya sa Matthew 24, may mga iba't ibang kwento doon. Matthew 25. So, bawat isang kwento or passage ang tawag doon sa parable. Psalms, halimbawa, Psalms should be read and interpreted very differently from the gospel. Kapag yung Psalms naman, bagamat siya ay mahaba, pag tinignan mo at different siya sa gospel, so specific mo na sa Psalms lang, ganito ang pagkakasulat ng Psalms. Ito ay awit, iba yan sa gospel. So, yun po. And sometimes, special hermeneutics also incorporates the study of literary figures such as metaphor, parable, proverb, hyperbole, simile, and other figurative language. Ini-specify mo na kung ito ba ay parable, ito ba ay proverb, ito ba ay hyperbole, simile, o kung ano mang figurative language. At sa specific hermeneutics din, minsan, ano po ito ah? Mali po ata nakalagay dito. Ang specific hermeneutics, isang text lang siya, isang text na hinihimay-himay kung ano po talaga ang ibig sabihin nun. Yun po ang specific. And it could be, pag pinag-separate mo yung mga proverbs sa parable, sa hyperbole, nagiging specific na rin siya, bagamat ito ay isang buong passage. So yun yung ibig sabihin ng specific hermeneutics. Halimbawa, magkaroon tayo ng specific na hindi siya himay-himay pero isang text lang. Specific text lang. John 3:16, 'di ba? For God so loved the world that he gave his only begotten son, and whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kung titingnan natin tong John 3:16, at i-analyze ka sa kalagayan ni God, yung pagmamahal na yun sa buong sanlibutan ay magiging subjective siya, 'di ba? That he gave his only begotten son. And then yung pagbibigay sa kanyang bugtong na anak, it is factual. Totoo siya, nangyari po siya. That whosoever believes in him, o di ba? Subjective and objective should not perish. Yung perishing, totoo po yan, objective yan, but have everlasting life. Hindi man nakikita yung everlasting life, it takes us, ito yung believe na yun, yung magiging fruit niya, yung everlasting life. Okay? Kaya, this text, kapag ginamit natin yung objective at subjective, magkakaroon tayo ng different kind of devotion sa mga salitang ito. Talagang lalalim yung ating appreciation kay Lord. Grabe, ganun pala si Lord. Ano? Grabe yung ano niya, yung feelings niya sa buong mundo. Kahit totoo na mapapahama kami, maniwala lang kami, hindi kami mapapahama. Kakaroon pa kami ng buhay na walang hanggan. And then, kung i-coconnect mo yan, pag sinabi mong hermeneutics using exegesis, yan, sa mga susunod, babanggitin natin ito. Ibig sabihin, titignan mo siya sa mas malalim na ano na mga text or Greek words, ganun. Na makikita mo dyan, pagdating po sa Greek word, word by word, ho, yan, for God so loved the world,
ho Gartheios Agapisinton Kosmon. Sabihin, the for God, love the world. Yun kasi ang pagkakasunod. Pero hindi na yan. Pag nire-arrange mo yan, pag parsing, parsing ang tawag dito eh, pag Greek. Parsing means interlinear mong i... parang baroque style sa interlinear mong i-interpret word by word. Parsing tawag doon. Pag i-re-replace mo siya, no, magiging for God, so love the world na siya. So, yan yung word by word analysis. Yung agapesen, that means loved, no, the world, kosmon. Kaya yung word na yon, kosmon, sino yung kosmon? Kosmon means the people inside the world. Diba? Yun yung ano po. Sino yung word na yon? Ah, hindi pala yung word na tinutukoy dito na yung mundo na mga bundok, halaman. No, hindi po. Earth po yon. Part ng earth. It is not the world. Ang world, hindi mo masasabing world ang isang lugar kung walang nag-o-occupy o nag-i-exist na mga magpopopulate doon. It's either animal world or human world. Yun. Doon mo lang siya. Pag may sistema na, world ang tawag doon. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng world. Kaya, pag sinabi mong worldly, yun na. Yung sistemang corrupt ang tawag naman doon. Kaya, bagamat ang world tayo, nasa world na agape. Hindi mo pwedeng alisin yung grace sa salitang agape. Kaya talagang napaka-gracious ng ating Panginoon. Yan yung word by word analysis. For God so loved the world pa lang yan. No, kaya I encourage you, mag-download kayo ng My Sword o E-Sword para makita nyo po sa pag-hermeneuticize yung word by word interlinear. May mga ibibigay po ko sa inyo na ipopost ko na lang din po sa social media yung link sa atin pong webpage na akin pong sinasuggest na i-download nyo para makita natin word by word kung ano ibig sabihin nun at mas malalim na kahulugan ng mga words na sinasabi. Doon pa lang po papasok yung specific hermeneutics natin o pag-hermeneuticize para hindi lang tayo nakadepende sa soap method, no? In application, pag sinabi application, ayun na, yung sarili mo ng ano, this verse reveals profound love of God for the world. It emphasizes the selfless and conditional nature of God's love. Despite the brokenness and sinful condition of humanity, God chose to extend His love to the entire world. This demonstrates His creator, His desire for reconciliation and redemption, regardless of culture, ethnicity, or background. Kahit anong kultura mo, kung kahit anong ethnicity means ethnos is nation eh. Kung anong nation mo or background mo o nakaraan, your past or genealogy, kung anong lahi ka, Pangalatok, Ilocano, Bisaya, no, Inglesero ka, Pampanggenyo, kahit ano man ang ating background, ay regardless of that, God's desire is to reconcile us para mag-ano yung mapagbati, di ba? Ang relasyong na broken. So, praise the Lord. Ano pa lang yan? John 3.16. That is specific hermeneutics. Pag sinabi mong general hermeneutics, yung buong passage na titignan mo. Yung passage ng verse 1 and 2, yun yung religious approach ni Nicodemus. Bago ka datating sa John 3.16, babanggitin mo muna, titignan mo muna na bakit sinabi yung John 3.16? Sino yung nagsabi ng John 3.16? Sino yung kausap niya nung binanggit yung John 3.16? Ano yung mga teksto before the John 3.16 was nasabi? O ano yung pagkatapos niyang sinabi yung John 3.16? Ano yung nangyari sa John 3.17, 18, 19, 20, 21? Yun na yung tinatawag na general hermeneutics. So ito, I created an outline. You can copy it for the whole passage of John chapter 3. Yan. Wala pong ano rin yan. Sarili nating commentary din po yan. So, ganyan ang pagko-commentary. Kaya, kahit sino sa atin, pag nalaman natin ng hermeneutics, we can be a commentator ng isang Bible church. Ito yung pinaka-foundation kung paano nag-grow ang church, how the church started, ganyan. Paano nagkaroon ng yung mga missionary journey. So, yun yung talagang isa sa gusto kong gawin na i-commentary. And then, susunod sa in-depth naman yung John. Itong John na ito. Kaya meron na tayong John chapter 3. O, diba? Kung
ang dyan ay binubuo ng ilang chapter ba? 18 o 19, 21 o doon. So, ang dyan ay ganun karaming chapter. O di, at least meron na akong isa. Na-outline ko na yung isa, di ba? Outline lang, kahit outline lang siya na may konting mga comment-comment. So, ganyan po magkaroon ng ano po, commentary, gumawa ng isang commentary or hermeneutical study ng buong passage. So, praise the Lord! Nawa ay may natutunan po tayo ngayong gabi. Kung may tanong po tayo, ay pwede po tayong magtanong. Nawa, nag-enjoy po kayo. Hindi po kayo na boring. Kung nabilisan po kayo sa akin, patawarin niyo po ako. Mabilis din po ako minsan magsalita para makarami tayo dahil isa kalahating oras lang ating bubunuin. At sakto po, 9:05 na. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pwede na po tayong mag-unmute at magsalita kung meron po tayong katanungan. So, may katanungan po ba tayo? Type lang po ba natin? Ay, type lang po natin yung ating pong mga tanong. Nanatili po tayong ano, napakarami po nating nanonood sa page po natin. Sa DC6 na nanood, maraming salamat po. Sige po, mag-type lang po kayo ng inyo pong katanungan. At kung wala, ako po ay magtatapos na at mananalangin na. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto para magtanong. Si Brother Raul, may sinasabi po ata. Saglit lang po ano. Naka-off kasi yung aking speaker. Yan po. Ano po yun? Pwedeng pa-share ng lesson natin, Pas. Ayan, 5 oras ko po itong ginawa. Meron akong ano eh. Kasi ang workbook po talaga ang binibigay ko. Kung gusto nyo itong as in ano po natin, presentation, mag-love gift na lang po kayo. Free na po itong subject, pero itong pinaghirapan natin na presentation, yan, mag-send na lang po kayo ng ano, pampalubag loob, ganyan. At ibibigay ko po sa inyo ang ano, bawat lesson po natin. Ma-PM na lang po tayo. Opo. Hindi naman po siguro kalabisan na ano, na ang ating presentation ay ma-share. At kailangan po nating i-avail in a certain amount. So, yun po. Question po, Pas. May evidence po ba dapat ang faith? Nakalagay naman po kasi doon sa Bible, faith is substance. Ibig sabihin, may bagay na dapat makita ka talaga sa faith na yun. Ikalawa, sa magsisimula ang faith sa subjective, ibig sabihin, it is unseen. No? Pero dahil may object ang faith, ibig sabihin, may mga bagay na nakikita at nakapaligid sa'yo. Halimbawa, halaman. So, kailangan magpa-submit ka doon sa object, bagamat ang faith ay subjective, you have to be objective too. Kaya halo po siya kasi. Kaya talagang may evidence ang faith. Ang evidence ng faith, it is around us. Opo, ang mga hayop, evidence yan. Ikaw mismo, evidence ka po ng faith. Opo, yung faith natin kay God, ano po? Kaya ang faith talaga ay halo. 60% subjective, 40% objective. Kaya may salita doon na, di ba? Faith is a substance of things hoped for and evidence. So, may evidence. Meron talaga evidence of things not seen. Hindi man nakikita, pero may evidence. So, makikitaan tayo ng ano, evidence pagdating doon. Kaya kikilos tayo na may pananampalataya. Hindi yung sinasabi natin na pananampalataya pero hindi natin ito napapakilos. Hindi siya passive. Active po. So, ang sagot, kung meron po siyang evidence, meron po talaga.
Sino pa po may katanungan? Basta yung ano, talong ko lang. May, although may kinalaman, partly may kinalaman sa bibliology. Yung sa canonicity ba, pati yung mga numerical verses kasama sa canonicity. Kasi pag kasama, pwede kang ma-relay sa hermeneutics yung gap between two verses. Ganun. Ano po ulit? Medyo mahina yung aking ano? Ano po, yung sa ang part ni bibliology kasi yung tanong ko, bawa, sa canonicity po ba kasama yung numerical verses? Bawa, verse 1, verse 2, verse 3, ganun. Kasi pag kasama siya, sa hermeneutic, pag in-applied mo sa hermeneutic, meron kasi mga verses na may gap in between two verses. Yan yung tiyatawag na lang ano, reading between the line. Actually, yung salitang gap na tinutukoy nyo, ano po yun? Imaginary or marahil dahil lang sa naisip ng tao na merong something between the two words or between two sentences. So, reading between the line ang tawag doon. Exegetic na lang yun. Kapag nagbanggit tayo between those, exegetic o ibig sabihin word by word in context, kapag doon tayo mismong sa word nag-depend pala. So, yung gap between verses, depende kung ito ay isang phrase o isang story na nahahati, okay, ng isang passage o isang kwento. So, yun na lang siguro yung sinasabi nating reading between the line. Halimbawa, naglakbay nga si Jesus Christ. Iba yung kwento nung nagpagaling siya ng inaalian ng demonyo, iba rin yung kwento, pero sa isang chapter, yung ano, yung ay nagpagaling siya na may sakit at nagpalayo sa yung demonyo. O, meron din yung namatay si Lazarus. Pwede rin yung isang passage that sa tingin ko, kung yung tinatanong mong isasama yung numerical, kahit walang numerical, we have to discern the passage. Yun ang importante, yung passage niya. Magkasama ba siya talaga sa loob ng isang versikulo na yan or hiwalay? So, yun. Kasi nung naisulat naman ng Biblia, wala talaga yung mga numbers. Wala siyang verse 1, verse 2, verse 3. Wala. Hindi po siya talaga kasama doon. So, yun lang po masasabi ko. Nakuha ko pa ba yung punto nyo or something na miss ko yung gusto nyong makuha ang sagot? Okay na po, okay. So, yun, i-discern na lang natin kung yung sinasabi niya na passage or inside a passage na story. So, meron pa po. Sa ating page, hindi ako nakasubaybay sa page eh. Wala na bang katanungan sa ating page? Kung wala na po, ay ako'y magpapasalamat po sa inyo. Sige, pahabol pa kayo, last. Kung wala na po, ako po ay mag-e-end na. At nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay sa 16. Talagang hindi po kayo bumitaw. Ano, kahit hanggang mag-closing prayer na tayo, nabibless po ako sa inyo. At yan din sa ating mga nakasubaybay sa Zoom. Meron po tayong 25 na taga-subaybay na naririto. At yan. Kung kayo po ay naka-on-cam, or gusto nyong mag-off cam, magkaroon po tayo ng screenshot dyan. Off cam naman tayo dyan, no? Ay on cam tayo yung mga gustong mag-on cam. Ayan. Maraming salamat po. Ay, nakita ko rin kayo. Ang ganda pala kapag question and answer, dapat ganito eh. No? Para hindi tayo magkahiyaan. Ayan. Muli, thank you po sa inyo. Screenshot tayo. In 1. Nasaan yung print screen ko? 1, 2, 3.